Hi guys! Welcome back to my channel. This is Nurse Reese Diaz again. And for today, may guest ako ngayon. Guest? Guest? I've been here. So, I've been with you. Yung husband ko pala, meron din siyang YouTube channel. Pa-follow na lang sa Facebook page na. And yung channel name niya is Ink in Grams. Ipa-flash ko na lang siguro dito sa screen. More of mga ano yun, art and music covers. Para after nito, mag-upload naman ako ng mga nursing videos. Gaya ng anong promise ko sa inyo na mag-upload lang ako ng last na pending ko, yung first trimester update because I'm pregnant with our second baby. If you're planning to conceive right now or if you're in your first trimester or you just had your COVID vaccine, please watch this video. Kwento ko na lang yung timeline with this pregnancy. June 25, yung second dose ko, last dose ko ng COVID vaccine, which is AstraZeneca. Tapos, June 27... Why does it matter? Sasabihin mo... Sasabihin ko na lang later okay. Kung bakit. Pero kung napanood niyo yung vlog ko about blighted ovum, di ba? Guys, medyo na-happyawan ko na medyo na-mention ko na doon. Kung June 27, yung last menstrual period ko, yung first day ng last menstrual cycle. So, hindi na ako nagka-period ng July, then August. Tapos, I've decided na August 29, magpe-pregnancy test na ako. Sabi ko sa kanya, love, nanaginip ako. Yung may outpouching sa abdomen, parang may lump, may laman na biglang nag-form na into small baby na parang snack creepy, ganun. Tapos, sabi ko sa kanya, pagkagising ko lang, pregnancy test tayo. Alam mo, naalala ko, lagi mo akong sinosurpresa na ginigising mo ako na about your pregnancy. Yung anak kasi naming si Reed, ginising din niya ako because of that. Yun naman, ano na, confirmed na. As in, sumisigaw siya, nagising ako, natutulog ako, nagising ako. Kasi sumigaw siya na, ayan, tapos pinakita niya sa akin yung pregnancy. Do you remember that? So, this time, ginising niya ako ulit. About pregnancy, lagi akong tulog. Pero this time, nung ginising ko siya, hindi pa ako nakakapag-pregnancy test. So, sabi ko sa kanya, love, bili ka nga ng PT. Kasi medyo matagal na rin akong walang period. Tapos, yung nga naginip nga ako. Diba? Imagine mo, yung ibang couple, hindi gising yung partner nila. Love, bili kang pandesal. Imagine our story. Love, bili kang PT. First thing in the morning. Imbis na pandesal, PT. Yeah. It turned out na positive siya, dalawang line, as in double line na malinaw. Ipa-flash na lang din namin yung picture dyan later. Yung picture ka yes, namin, diba? Nung day na yan, kinontak ko na yung OB ko. Nagpa-set na ako ng appointment sa kanya. Sabi niya, may available slot daw on September 3. Nagpunta na kami sa St. Luke's BJC. Mga ginawa sa akin, nung first check-up ko kay doktora, nag-prescribe ka agad si doktora ng, since matagal na ako walang pap smear, pinap smear niya ako, nag-pap smear siya, pina-transvaginal ultrasound niya ako. Pero ang suggestion niya sana next week pa. Pero kung may available na schedule ngayon, pwede raw namin isingit. So, sa super excited namin, kasi nga gusto namin malaman agad yung heartbeat ng baby, nagpa-schedule na kami. Nag-prescribe na siya sa akin ng mga vitamins ko and yung mga pampakapit. Dukastol, may vitamin B complex, may folic acid. Wala, narinig ko na naman yung Dukastol na napakamahal. Ayun, yun nga lang talaga. Sobrang mabigat talaga siya. Lalo, 3 times a day siyang sinitake. Magkano siya lang? 80 plus 88. 80. Oo, yun. 80. Nakaka-ano talaga siya, nakaka-ubos talaga siya ng budget, guys. So, kung kayo medyo maselan yung ano nyo, pregnancy nyo, or yun, mahina yung kapit ng baby, or may episode kayo ng vaginal spotting, possible na encounter nyo rin to. Pero, napansin ko kasi sa OB ko, kasi based on research din, yung first 3 months, yung maraming nagkakaroon ng episode ng miscarriage, yung maraming nalalaglagan. Kaya yung OB ko, talagang maingat siya. Kung baga, ano siya yung...
Oh, nagganan ka din. Siya lagi. Nagganan ka preemptive din. Siya lagi. Lagi siyang nagpa-prescribe ng Duphaston. Nag-Duphaston din ako sa firstborn namin. So, yun na nga. Na-ultrasound na ako. Pero yung ultrasound, after pa ng consult namin kay Doktora, ang interpretation niya, pagbalik pa namin. So, September 10, in-interpret na ni Doktora yung result ng test. Tapos, supposedly kasi, parang 9 weeks na ako kung ibibase siya sa last menstrual period ko. If I'm not mistaken. Dapat may embryo na may heartbeat na that time. Pero yung nakuha kasi sa ultrasound ko, yung sak pa lang, yun, gestational sak pa lang. Pa-flash ko na lang din later kung anong nakita dun sa first ultrasound ko. Kaya ang interpretation ni Doktora, baka daw blighted ovum, kasi nga wala pang embryo, despite na ganun na yung age niya, ilang weeks na siya. Kasi at 4 to 5 weeks, dapat may heartbeat na, at least may embryo na si baby. Yun. So, nung sinabi yun sa akin ni Doktora, sabi niya sa akin, baka daw may ibang plan si God, baka daw gusto kong paalisin as in mag-abroad muna, ganun. Baka gusto kaming paalisin family muna, or baka may iba siyang gusto, hindi pa niya binibigay. Basta tatagan ko rin yung loob ko. Tapos binigyan na niya ako ng tissue kasi humahagul-gul na talaga ako dun sa clinic. Wala si husband nun kasi bawal ang companion sa loob. So yung mismong patient lang. So ako lang yung nandun sa harapan ni doktora, nag-i-explain siya. Pap smear ko, maganda naman yung result kasi wala namang tumors, hindi naman siya ectopic pregnancy, kumbaga nasa matres yung pregnancy, wala siya dun sa fallopian tube. Yan lang yung positive na result dun. Sabi ng doktora, tuloy-tuloy lang yung mga pampakapit natin, yung Duphaston, tapos nagdagdag pa siya ng isang gamot, Herages, tapos vitamin D complex pa rin, ascorbic acid or vitamin C with zinc, saka nabanggit na may folic acid. So, yun, folic acid. Tapos, napabalik niya lang ulit ako after 5 days. So, September 15, may repeat ultrasound ulit kami. Just to confirm, kasi parang yun na yung final determinant kung ano talagang status ng pregnancy ko. Kung blighted ovum talaga or magkaka-embryo dun sa makikita sa, depende dun sa transvaginal ultrasound ko. Gaano katagal bago ka babalik? After 2 weeks pa? Hindi, September 10 tayo bumalik sa kanya, diba? Tapos September 15, may repeat ultrasound tayo. So parang 5 days na. 5 days lang. Kasi parang by that time... Handa ko yun. 13, hardest week yun? Parang by that time kasi, based on LMP, 13 weeks na si baby. Eh, kasi kung blighted ovum nga, usually pinatagal lang niya is 12 weeks eh. Tapos, by natural course, ititigil na nung katawan mo yung pregnancy by itself. Kasi nga, madidetect na abnormal pregnancy siya. Kung blighted ovum. Yung ba yung week na iyak ka nang iyak? Oo, yun yung week ako naiyak. Actually, araw-araw talaga ako umiiyak na medyo naiinis sa akin yung husband ko. Kakain kami, iiyak. Pagigising lang, iiyak. Ikikwentuhan kami, iiyak. May napanood sa Facebook, iiyak. Sa isang araw, konti yung tatlong beses siyang iiyak. Talagang araw-araw, for that whole week, iiyak siya ng iiyak. Kasi nga, uncertain. Dahil dun sa uncertainty ng pregnancy niya. Hirap yung week na yun. Usually ako kasi, pagka naging pregnant ako, gusto ko immediately nagpa-pregnancy test and nagpapa-ultrasound para nalalaman ko na kaagad na may heartbeat yung baby, na okay yung baby. Kasi gusto ko early ako lagi. Gusto ko lagi akong nauuna. Ayoko nung tipong aabot ng 5 months na yung baby, 6 months na yung baby, tsaka mo palang malaman na pregnant ka. Gusto ko lagi akong ahead of time kasi alam ko sa sarili ko, and ito guys sa mga first time moms ngayon. Yung first trimester, sobrang importante niyan sa whole period ng pregnancy natin. Parang yan nga yung pinaka-importante para sa akin eh. Kasi kapag hindi ka nagkaroon ng prenatal checkup during those first 3 months, magkaroon ng adverse effects sa baby. Kasi yan yung time na nag-organogenesis yung baby eh. Diyan nabubuo yung brain, yung heart, yung lungs, yung vital organs. Kaya gusto mo talaga, ako as a nurse, nasa medical field ako, gusto ko na matutukan siya yung first trimester na mabigay lahat ng sustansya, ng nutrients sa baby, ng vitamins, and support. Kung halimbawa mahina naman yung kapit niya, mabigyan siya ng lahat ng support para
mag-survive siya at maging maganda yung implantation niya sa matres ko, yung pagkatanim niya sa matres ko. Kasi ayoko talaga nung feeling na malalaglagan. Ayoko nung parang yung may masasayang. Wala namang may gusto. Pero yun, ako talaga personally, ayoko talaga nung ganong experience. Yung mabawala yung baby ko, yung baby namin. Kasi sobrang pinatreasure ko lahat ng babies na mabubuo namin. Ilan ba plano mo? Parang marami kang plano. Hindi. 4 sana kung kaya pa ng katawan ko. Kaso 31 na ako ngayon. So, ayoko na mabuntis hanggang 40. Apat pa? So, hindi. 4 lahat. Palo ko. Apat pa. So, sa timeline natin, September 15, ayan, bumalik na kami for follow-up ultrasound nga. Early morning yung ultrasound namin nun. Kasi before yung check-up kay doktora, ultrasound muna para may result na after an hour, tapos mapapakita na namin sa kanya, ma-interpret na niya. So yung sonologist, pagpasok ko sa procedure room, bago niya ako i-ultrasound, transvaginal ultrasound pa rin to guys ha, kasi nga, first 3 months pa rin eh. Kinakabahan siya, hindi siya nagsasalita, tahimik siya. So, ang tagal niya, kasi parang binasa niya yung history ko, then parang nagbe-base nga rin siya sa LMP ko, yung last menstrual period ko. Na yun nga, 13 weeks na yung baby. Supposedly, dapat medyo malaki na yun. May heartbeat na. So, based na sa last ultrasound ko nga kasi, wala pang embryo. So, parang kabado siya sa kung anong malalaman niya that day. At kung anong ibabalita niya sa akin. Kaya, during nung in-ultrasound niya ako, and after niya akong ultrasound, sobrang nakita ko talaga yung relief sa kanya na ay salamat, may heartbeat na. Okay naman, healthy naman yung baby mo. Tapos, ito yung baby mo, pinakita niya sa akin. Yun guys, nakakatuwa kasi may embryo na. Hindi ako blighted ovum, hindi nagkaroon ng effect yung vaccine sa baby ko. Nagtuloy-tuloy yung development niya, nagtuloy-tuloy yung pag-grow niya sa akin. Nakakatuwa lang kasi sabi ni doktora, early namin siya nabuo, like July. So, 1 month pa lang yung vaccine sa katawan ko. Possible may side effect yun. Possible na hindi mag-continue yung pregnancy ko. Kaya, mabuti na lang. At late din ako nag-ovulate. Tampo namin siya mga August na. Kasi turns na, out, ang nagpagulo, yung last menstrual. Oo, yung last menstrual. Yung schedule, kasi sarili niya nagpagulo. Irregular talaga kasi ako. Tapos, so, na-delay pa yung ovulation ko dahil siguro nga sa vaccine. Kasi, ilan din yung alam ko na nagpa-vaccine tas na nausog yung ano nila, yung menstrual period nila. So madaling salita, masyado naming maaga nalaman. Tapos nalito din yung ano, kung ano yung totoong age niya kasi hindi namin sure yung last month. So nagulo. So ilang weeks pa lang talaga siya yung totoo? Parang 3 weeks pa lang siya. No, yung ano na, di ba kaala 13 weeks na? 5 weeks and... No, 6 weeks and 6 days. So, sobrang baby pa pala niya. Super baby pa pala niya nung first ultrasound. So, parang halos 3 weeks and some days lang. Magka 4 weeks lang siya. Nung una namin siyang nakita sa ultrasound. Sobrang aga pa. Follow-up na namin kay doktora nung hapon. So, in-interpret niya nga na... Wait, bago yun. Umiyak ka muna ulit. Umiyak na naman ako ulit. Bago yung ultrasound. So, good news na. Check-up kay doktora. Miss na yun, pero umiyak pa rin. Sobrang emotional talaga na yung pregnancy ko na to. Lagi yung umiyak. Ang liliit na bagay, lagi ako umiyak. Uubusan na ako ng jokes eh. In-interpret ni doktora na sabi niya, okay naman yung baby mo, congratulations, hindi to blighted ovum, o diba? Sabi ko sa'yo, prayers lang, mabuti, late ka nag-ovulate. Kanina, on the way here. Ano na yan, safe na yan sa side effects kasi pero antibodies na lang yung natira sa katawan. I'm still holding it. Still hoping for the best, so, but prepared. Kulit kasi natin, aga natin nagpa-ultrasound. Yun nga eh. Kung nagpalipas man lang tayo ng kahit one week sana. Namin kasi diba, originally, na-schedule natin dapat next week pa. Oo, next week pa. Pero dahil gusto na namin malaman, nagpa-ultrasound kami nung hapon din. Mm-hmm. Nung first check-up so, kay doktora. Ayun, 1 week tuloy umiyak. Tagal kong iniyak talaga. Last na-repeat na ultrasound, follow-up. Parang to confirm lang ulit, embryo ni baby, yung para ma-check lang ulit yung heartbeat niya.
and yung implantation niya. So kaya continue pa rin yung vitamin D complex, folic acid, tapos yung dalawang pampakapit ko, dupas ng Enheragis. Balik namin ng October 13. Pagbalik namin ng October 13, first thing in the morning ulit, ultrasound, tapos hapon ulit yung check-up ni doktora. Medyo hindi na ako masyadong emotional kasi alam ko na na nandyan na si baby. Parang yung paglaki na lang niya yung tinitingnan. Yung kung lumaki siya, gano'n. Sigka. Pakita natin yung ito. Yan. Okay. Lumaki na si baby, tapos maganda na rin yung heartbeat niya. Tapos pinaubos lang sa akin ni doktora yung mga natitira ko na Duphaston and Heragest. Tapos pinakontinue niya lang sa akin up to October 21. Hanggang October 21 kasi yung 12 week ko. So parang itatawid yung mga supplements hanggang doon. Tapos after that, another sets of na medications. Kasi second start na yun ang second trimester ko, yung October 21. Then, pinapabalik niya lang ako for repeat check-up on November 17. 17 ba? Di ba 13 or i-double check ko na lang, pero either November 13 or 17. So, yun lang guys. Ano bang sense doon? Wala, actually. Actually, life update lang. Tapos, then gusto lang namin i-share sa inyo kung gaano kami ka-thankful na we were blessed again with another baby. Healthy siya, good yung heartbeat niya. And kaya, kahit hindi na ako sa Saint Luke's nag-work, dun ko pa rin pinili sa OB ko magpa-consult kasi ayoko ma-misdiagnose at may ma-interpret na iba. Though wala akong sinasabi na hindi magaling ibang doctors, pero iba kasi talaga yung trust ko dito sa OB ko. Mahalaga yun. Oo, dahil ang ganda kasi talaga ng outcome sa baby namin. Lahat ng mga supplements na binigay niya, mga pampakapit and all, maganda talaga siyang mag-alaga. Siguro, okay lang ba? Pakita yung yung siyempre, magtataka sila kung sino yun. Ah? Lagay na lang sa ano? Oh, ilalagay ko na lang si or mag-message na lang siguro kayo sa akin. Tapos, re-recommend ko na lang sa inyo, message ko na lang sa inyo kung anong name ng doktora and kung anong clinic number niya. Yung schedule kasi by appointment, pero may number naman ako ng secretary. Just in case gusto niyang malaman. Sobrang galing talaga ng OB ko na yun. That's it? So, yun lang, guys. Grabe ka, hindi mo alam kung bakit. Hindi mo alam para saan to. And, ba't ako nandito? Mas grabe naman. Yun nga, nandito pala siya guys. Kasi mag-a-appear na rin siya sa mga, hindi naman lahat. Sa mga next vlog ko, kasi nga plan kong magkaroon ng reviews. Kami ng mga... Tsaka kung hindi mo ako isasama sa food review, sobrang tagal mong kumain. Yun nga, para may taga-ubos ako. Hindi guys, kasi ano, maraming masasarap na mga nagbukas na mga shops and mga small business owners dito sa amin, sa Angono. And I'm pretty sure, obvious naman sa obvious namin. Kumpara nun sa last year. Pareho. Kumpara last year. Ito. Grabe naman yung appearance ko, puro kakain tayo. So, at least, di ba, makikilala ko na nila. Kilala na nila kung sino yung husband ko. Tapos, ayun, para rin ma-visit nyo yung channel niya, yung mga art enthusiasts, para makita nyo rin yung mga contents niya. So, yun lang guys. Thank you so much sa 760 subscribers na sumusuporta at nanonood ng videos ko as of now. Sobrang laking bagay po nun kasi parang 5 months ago, 200 plus lang tayo. Tapos, hindi ko akalain na mag-grow na up to 700, going 800 na tayo ngayon. And yung mga videos natin, kumapalo na siya ng thousands. Thank you so much talaga sa inyo guys. Promise mag-upload ako ng mga helpful nursing videos para sa inyo lahat. So, thank you so much and bye! Bye! Thank you for watching!